Sunod-sunod ang aktibidad na nakalinya sa biyaheng Singapore ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula bukas. Highlight nito ang pulong ng Pangulo sa Presidente at Prime Minister ng Singapore. At live mula sa Singapore, may ulat si Mark Petalco. Mark! Maan mula Indonesia, dito naman sa Singapore ang destinasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula bukas hanggang September 7 para sa kanyang state visit. Bukod sa pagkapalakas ng economic ties ng Pilipinas at Singapore, layon din ang state visit ng Pangulo dito sa Singapore na makahikay pa ng maaaring mamuhunan sa bansa. Ang Singapore ang tinuturing na top trading partner ng Pilipinas sa ASEAN. Pang-anim naman ang Singapore sa buong mundo at nangungunang source of approved investments noong 2021. Pumapangalawa naman bilang pinakamalaking pinagkukunan ng OFW remittances. Inaasahang magiging abala ang Pangulo bukas sa pakikipag-courtesy call sa iba't ibang malalaking opisyal dito sa Singapore. Bago ang kanyang pakikipagkita sa Filipino community para kamustahin ang kanilang kalagayan. Sa September 7 naman ang kanyang huling araw ng state visit dito sa Singapore kung saan inaasahang makikipagpulong siya kina Singapore President Halimah Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong. Inaasahan din magkakaroon ng business meetings ng Pangulo dito sa Singapore. Masaya namang ibinalita ni DMW Secretary Toots Ople na binuksan ng dalawang malalaking kumpanya sa Singapore na Facebook at Grab ang kanilang pintuan sa mga Pilipino naghahanap ng trabaho. Facebook has requested for accreditation as an employer, which speaks a lot about the excellence of our Filipino IT professionals. And Grab Singapore, another multinational brand, is also keen on hiring from us. Maan gumugulong din ang pag-uusap sa pagitan ng Migrant Workers Department at Ministry of Health ng Singapore kaugnay sa posibleng pagkuha ng mas maraming Pinoy health workers dito sa Singapore.